Hello, hello mga Anggi! Kumusta po kayo? Welcome back sa aking YouTube channel. Nandito na naman ang inyong Anggi upang magbahagi sa inyo ng isa na namang recipe. Ngayon po ay gagawa tayo ng squash cupcakes. Pero bago tayo magsimula, kung ikaw ay bago lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. And pakihit na din ang bell button para sa mga latest updates. Tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang ating mga kakailanganin. Ito na yung ating mga sangkap na kakailanganin. Meron tayo dito 180 grams ng kalabasa. 1 half cup Evap Milk. 1 cup washed sugar. 1 tablespoon baking powder. 2 tablespoon vegetable oil. 1 half cup tubig. 1 teaspoon instant dry yeast. At 1 cup cake flour. Dalawang cake flour. Sineparate ko kasi magdadalawang timpla tayo mamaya. Narito na yung ating flour. Ilagay na natin yung ating instant dry yeast. I-mix po muna natin ito. Bago natin ilalagay yung ating tubig. Ayan, na-mix na. Ilagay na po natin yung ating tubig. Atin lang po itong hahaluin. Ayan, na-form na natin ang dough. Pakpan natin ng cling wrap. Ayan, natakpan na natin. I-set aside lang po natin ito. Babalikan natin yan pagkatapos ng isang oras. I-steam natin yung ating kalabasa ng 15 minutes. I-add na natin yung ating sukal. Okay na to. Combine natin yung ating baking powder sa ating flour. Set aside natin yan. Narito yung ating mixing bowl. Ilagay na natin yung ating flour na minix kanina kasama yung ating baking powder. Gamit tayo ng salaan. Sasalain natin to para siguradong walang bubuo. Ating milk. Gagamit tayo ng iodized salt, pero pinch lang.
Ganyan lang. Lagyan natin konti. Mix natin ito. I-set aside muna natin ito. After 1 hour, tingnan natin yung ating next kanina. Ayan ang itsura niya. Kunin natin yung unang mix, yung pangalawang mix natin. Pagsasamahin natin sila. I-add na natin yung ating 2 tablespoon na vegetable oil. Okay na to. Yung gagamitin pala natin na puto molder, large po ito. At yung ating cupcake liner, 3 ounce po. Yan, ganyan lang po. Huwag natin papunuin. Aangat po kasi yan. Isa lang na natin. Luto na. Narito na po yung naluto natin na cupcakes. Ayan, napakadali lang pong gawin ng ating ginawang squash cupcake. At napakasimple po ng mga sangkap na ating ginamit dito. Hindi po siya magastos. At ngayon po magpapasukan, napakaganda po nitong lutuin para sa ating mga anak, pambaon po nila sa eskwelahan. Bukod po sa nakakabusog na yung ginawa nating cupcake, napakasustansya pa po dahil ginamitan natin ito ng kalabasa. Sana po ang mga mami dyan, matry nyo na, itry nyo na to sa ating mga anak para may iba naman yung kanilang pambaon sa eskwelahan. Iba pa rin po kasi yung tayo ang nagbibig ng kanilang babaunin. Atin na itong titikman. Tingnan nyo po, napakalambot po ng ating cupcake. Bismillah. Napakasarap po.
yung tamis, yung nilagay nating asukal, sakto-sakto yung tamis. Hindi siya nakakaumay. At hindi po natin nalalasahan na may kalabasa. Ang sarap po. Ako, mga mami dyan, try nyo na po to. Talagang magugustuhan to ng ating mga anak. Napakasarap po. Kahit po tayo, maganda po itong pang-merienda. Napakasarap. Mauubos ko na po. Napakasarap po. Promise. I-try nyo na po. Paano po, hanggang dito na lang ating video. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Bye-bye po.